scholar tuwa aning kunyan. Yung kaninang 6,000 naging 10,000, paano nangyari yun? Kamusta ka, barkada? Tayo po yung nagbabalik sa Anime Defenders. At syempre, ngayong araw po na ito, mga kabarkada, eh, kailangan na po natin ipa-evolve si Muscular Sorcerer. At syempre, kung mapapansin ninyo naman po, isa sa mga kailangan natin ay itong Cursed Dagger. At para makagawa tayo ng Cursed Dagger, kailangan pa natin ng red na Star Whiff. Kasi kung mapapansin nyo, kumpleto ko na po halos lahat ng star na kailangan. At syempre, nag-i-stack na rin po ako sa Star Whiff na Dark at Rainbow kasi medyo mahirap kunin itong dalawa na to, pero kung mapapansin nyo, marami na po ako niyan. At syempre, kaka-update lang po ng challenges, mga kabarkada, pero isang challenge lang yung pwede nating malaro na may star. Mas maganda bang mag-challenge ako or pumunta na lang ako sa may trading plaza? Parang mas madali pa ata kung sa trading plaza na lang ako pumunta kasi isang piraso lang naman na kailangan ko, diba? Kailangan ko lang naman ng isang red na star eh. So, ba't pa ako mag-grind sa challenges? Kasi kapag tayo ay nag-challenges, hindi pa sigurado kung ang makukuha natin ay pula eh. Pero pula yung kailangan natin. Pero parang walang nagtitinda ng pula dito. Uy, risky dice. 10 piraso, 2,300. Parang ang mura naman nata niyan. Hala, bibilin ko na yung Star Reef na rin. Bigla siya nawala. Hala ka! Bibilin ko pa lang eh. Ano ba yan? Nakakita na ako na rin. Kanina pa ako paikot-ikot. Biglang nawala. Ba't biglang nawala? Yung red nandito lang. Ano ba yan? Bibilin ko yung red eh. Ba't biglang nawala? Ay, balik nyo yun. Ay, nako. Buti pa yung challenges. Mas madaling makakuha ng star. Nag-challenges na lang ako. Wala akong makita nagbebenta ng red star. Ano ba naman yan? Buti na lang binigyan tayo ng challenge. Oh my goodness. Pwede na tayo mag-craft ng cursed dagger. At syempre, pagka-craft ng cursed dagger, eh, pwede na po natin i-evolve si Muscular Sorcerer into Muscular Sorcerer Enhanced. Oh my goodness. Bakit nakaubad? At syempre, hindi kompleto ang evolution kung hindi natin siya... Teka, parang kanina, B lang ata yung nakasulat dito. Ba't naging A bigla? Ha? A ba talaga yung nakasulat dito kanina? Parang hindi. Parang hindi naman ata A yun. Papalitan ko pa ba to? Gagawin ko pa ba tong S? Parang delikado yun na pag ginawa akong S. Duda ako dyan ha. So ilalak ko ba to? Sige nga, try nga natin. Tinry! Lumabas ay F. Parang pangit ata ilak ha. Wag. Tingnan natin kung makakakuha ako ng S na damage. Tingnan natin par. Malakas ang pakiramdam ko makakakuha tayo ng S na damage nito par. A na lang? Parang mas maganda pa yung kanina ah. Ayan ang sinasabi ko! Letter F! Anong gagawin ng letter F ko? So, meron siyang skill na Earth Dagger at nagbabalibag siya ng block ng ice. At yung damage niya ay 5,987. At take note, F yung kanyang rank. So, what if naging S to? Panigurado, baka nasa 10,000 na yung damage nito, par. So, kailangan natin siyang ipa-S today. Hindi ako papayag ng F yung kanyang rango, par. Masyadong mababa yun. At syempre, kailangan pa natin siyang i-upgrade para makita natin yung kanyang max damage. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron tayong bantay dito sa dulo ng Flame Dragon God. Makakalusot ang mga kalaban, par. Lalo na yung mga hybrid na yan. So, meron pa siyang isa pang skill na Chain Barrage. So, kailangan lang natin mag-ipon ng pera. So, pwede na natin i-upgrade itong si Muscular Sorcerer at hindi pa siya max. Oh, okay. Ay, ito na yung skill niya na full AoE. Pero bakit meron siyang, ano, Earth Dagger? Bakit may ganun siya? Wala namang siyang ganun dati ah. Ano, yun na ba yung nadagdag na skill? Feeling ko hindi pa ata meron pa yan. Ayun na yung max. Okay. Meron ba talagang Earth Dagger nung una pa lang? Parang wala ata. So, ang max damage po niya ay 6,885. But take note, mababa pa po yung level niya at the same time, F po yung kanyang rank. So, what if naging S to? So, kailangan natin ng mga rank rin para maging S siya. Ito na par! Bigyan mo ko na maganda! Bigyan mo ko na maganda, please! Yan, A-! Pwede na ako dyan. Ilan yung damage? Andito na ako pare. Pidutin ko na yan. Boom! Naging C. Isa. Last one. Yes! Mataas ba yan? A? 644 ata kanina, di ba? 648. Grabe, naging A lang yung damage niya. Naging 10,000 na kaagad. So what more kapag naging S pa to? Isipin mo, konti lang yung nadagdag. Pero ang daming nadagdag kapag na-upgrade mo siya in-game. Yung kaninang 6,000, naging 10,000. Paano nangyari yun? Oh my goodness, so ang ganda nga talaga ng unit na to. Grabe, ang gaganda na ng unit natin, par. Meron tayong Garp, meron tayong Flame Dragon King, tapos meron pa tayong Muscular Sorcerer, par. Oh my goodness, at higit sa lahat, meron tayong Divine na Pink Rockstar. Ay, hindi pala Divine, Almighty pala, Almighty
pink rock star. Oh my goodness, nasayang yung ano ko dun. Para yung swerte ko. Yung swerte nga na sana ako, kaso binalas pa din. Okay, katatapos ko lang mag-infinity. Tignan natin kung meron tayong chance sa magkaroon ng almighty Hunter 1. Isa pa, last two. Mind the touch! Kahapon yung Almighty napunta sa Pink Rockstar. Ang kailangan ko sa Pink Rockstar ay Midas Touch. Ngayon kailangan ko ng Almighty, ang ibibigay mo sa akin ay Midas Touch. Anong klaseng laro to, Bar? Maganda talaga tong Muscular Sorcerer, Par. Kayang-kaya niyang suluin yung Tower of Eternity. Tapos isa pa lang ginagamit ko eh. Tatlo yung pwede kong ilapag, Par. Oh my goodness. Ang ganda ng unit na to. Once na makuha niyo tong unit na to, kaya niyo nang tapusin yung Tower of Eternity kahit hindi naman natatapos to. magkakaroon kayo ng magandang chance na mas mapataas yung floor niyo sa Tower of Eternity. Sa Tower of Eternity. Napakahaba naman kasi ng pang... TOE na lang. TOE. Tower of Eternity. TOE. Yun na lang ang tawag ko. Oh my goodness. Kasi kanina pa ako nandito, mga kabarkada, at so far si Muscular Sorcerer lang po ang ginagamit ko at kayang-kaya niya ang lugar na ito. Oh my goodness, tingnan natin kung gaano kalayo ang mararating natin gamit si Muscular Sorcerer. Medyo matagal siya each floor, mga 6 to 10 minutes para matapos mo ang isang floor, pero sulit naman kasi ang binibigay dito mga trait crystal, mga gems. Hindi ako sure kung nagbibigay sila ng mga rank reroll dito, pero feeling ko nagbibigay sila, so magandang mag-grind dito sa Tower of Eternity. At the same time, e single player lang to, so matatrack nyo kung ano yung progress nyo or kung gaano kalakas yung mga units nyo. So maglalapag na ako dito ng Muscular Sorcerer, at ang tip ko lang sa inyo e huwag nyong i-upgrade yung Earth Dagger. Kasi yung Earth Dagger maganda lang siya kapag boss yung kalaban, pero kapag yung mga kalaban tulad ng mga to, yung may mga buhay na pangalawa at the same time yung may mga shield, hindi maganda yung Earth Dagger, Par. Huwag nyong i-upgrade sa Earth Dagger hanggat wala kayong sapat na pera pang upgrade palagpas doon sa Earth Dagger. Mamaya, papakita ko sa inyo yung tinutukoy ko. Itong skill na to na Curse Chains, maganda to mga kabarkada kasi AoE siya at marami siyang pang-atake. Kumbaga parang continuous siya na damage. Kung mapapansin nyo, ayun o, nabubugbog niya kaagad yung may mga dalawang buhay kasi maraming beses umaatake yung ating unit. At the same time, kapag may shield yung kalaban, basag agad yung shield ng kalaban. Tapos itong Curse Godly Chains, mas pinagandang version nung nauna. Kasi mas maganda talaga yung AoE na ito. Tingnan mo naman yan, Par. Tingnan nyo, sunod-sunod, napakatagal. Kaya basag na basag yung shield ng kalaban kapag ginamit nyo itong Muscular Sorcerer. Lalo na yung mga kalaban na may dalawang buhay kasi parang hindi mo sila madadamage hanggat hindi mo natatanggal yung blue na buhay nila. So kahit gaano kalakas yung damage mo, kahit 10,000 pa yan, once na binato mo itong mga to, yung 10,000 na yun, yung blue lang yung mawawala. So hindi magandang gamitin yung Earth Dagger. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ko po siya ina-upgrade. Nag-iipon pa ako ng pera para once na i-upgrade ko siya. Actually, ba't ko in-upgrade yung Pink Rockstar? Di ko na pala kailangan ito. Di ko kailangan ng Pink Rockstar para ba't ko in-upgrade? Wave 13 na tayo, sayang yung pinang-upgrade ko dapat. Oh my goodness, mali. Ba't ko in-upgrade to? Ito, i-upgrade ko lang to mga kabarkada kapag marami na tayong pera para malagpasan natin yung skill niya na Earth Dagger. So pwede ko nang ibenta to mga Bulma ko. So mag-iipon lang kayo ng 30,000 mga kabarkada at pwede nyo nang i-upgrade to Muscular Sorcerer na malalagpasan niya yung Earth Dagger. Ayan, meron na tayong Chain Barrage. At ito yung isa sa pinakamagaganda niyang skill at actually max na natin siya ngayon. O, diba? Ang ganda gamitin ng Muscular Sorcerer dito. Napakasulit niya, Par. Isa lang ang kailangan mo ilapag at tapos na itong Tower of Eternity floor. Oh my goodness, ang ganda, Par. Ang ganda. Tingnan nyo naman yung mga kalaban. Dalawa na yung buhay, may shield pa. Pero tunaw na tunaw sa Muscular Sorcerer, Par. Oh my goodness, best unit. The best unit. At makakakuha tayo doon ng 200 na gems at trait crystal na isa sa loob lang ng 6 minutes. Oh, 'di ba? Tapos plain next mo na kaagad diyan, Par. Oh my goodness, ang ganda mag-farm dito ng gems. Very easy. At dahil nagsipag po tayo sa Tower of Eternity, mga kabarkada, eh meron po tayong 24 trait crystals na pwedeng gastusin kay Muscular Sorcerer. Bigyan mo ako ng Almighty. Critical 3. Almighty. Swiftness 3. Almighty. Brawler 2. Almighty. Brawler 1. Dalawa na lang, last two. Hunter 2, last one. Eto na lang, Par. I-reroll natin. Risky dice. Reroll number 1.
Uy! Yung range naging A. Pwede na rin, di na masama. Hindi pa rin, hindi ako papayag nang hindi ako makakakuha ng Almighty. Kailangan pa natin mag-grind dito sa Tower of Eternity. At kung mapapansin nyo, nagbibigay sila ng risky dice. Oh my goodness, yan ang gusto ko. So floor 25 na tayo. Let's go. So meron akong gustong mapatunayan na theory. Meron akong theory par, meron akong palaisipan. Kasi kung mapapansin nyo, parang mas magandang gamitin tong si Flame Dragon God. Kaya ngayon, puro siya yung ginagamit ko. Kasi kung mapapansin nyo, yung shield at yung double health nila ay natutunaw kasi continuous yung damage nitong Flame Dragon God at Flame Dragon God. At halos lahat po ng skill ni Flame Dragon God, mga kabarkada, ay continuous damage, kaya maganda siyang gamitin dito sa Tower of Eternity. Pero ang theory ko, mga kabarkada, is kung mapapansin nyo, dito sa main likuran, meron ako dito muscular sorcerer. At meron siyang zero na total damage. Kung mapapansin nyo, hindi pa po siya nakaka-damage. At itong Flame Dragon God, kung mapapansin nyo, nasa kanya po lahat ng total damage. So ang tanong ngayon, magkaka-XP ba itong ating unit na ito? Yun ang gusto kong malaman. At halimbawa, naglapag ako neto, magkaka-XP ba silang lahat? Kasi so far, ito talaga ang magandang unit, pero mas gusto kong ipa-level itong si Muscular Sorcerer. Kaya ako siya ginagamit itong mga nakaraang Tower of Eternity floors. Pero ngayon, mas maganda kasing gamitin to, pero gusto kong magkaroon ng XP to. So tingnan natin kung posible ba. Posible bang magkaroon sila ng pantay-pantay na XP? At ang maganda dito kay Flame Dragon God, mga kabarkada, ay hindi ko na po kailangan pang gumamit ng mga bloomer at ng pink rockstar kasi medyo cheap lang po siyang i-upgrade. Kaya napakaganda ng unit na to pang early game at pang late game. So walang damage na sa likuran. Tingnan natin kung magkaka-XP sila. Magkaka-XP sila! Oh my goodness, yan ang gusto ko, yung Prime Garp Max na to. Hindi na magkaka-XP yan. Ba't ko pa nilagay yan? Pero nagkaka-XP sila pantay-pantay. Siyempre, hindi ako titigil, par. Gusto ko mapaganda yung trait nito, par. Meron tayong 34. Tingnan natin kung makakuha tayo ng maganda. Critical 3, Prodigy 1, Swiftness 2, Hunter 2, Hunter G. Wala, mauubos na yung trait ko, par. Roller 2, aanin ko niyan. Meron akong 24 risky dice. Tingnan natin. Parang pangit ata. Nagalawin ko pa ata to, ah. Parang pangit. Kasi double A na yun nakuha ko. Papalitan ko pa. Parang wag na siguro. Isip ko wala kasi akong frostbind pare. Ito naman, gusto ko to maging S lahat. Kasi ang ganda talaga ng Flame Dragon God. Dapat niya ito na lang yung pinalitan ko yung trait, eh. Pero maganda na rin kasi critical 3, eh. Pero A plus ang susunod dito. S na, eh. Pero worthiness 100%, eh. Naging B! 100% yung worthiness dun, par! 100% yung worthiness! Talagang ano mang risky. Napaka risky. Ano ba yan? Pare, balik mo na lang sa A. Pare, balik mo na lang sa... Oh my goodness, hindi naman ako pwede bumili ng dice kasi hindi tayo gumagastos ng Robux, par. Bawal tayong gumastos na Robux. Huli na yung Shiny Hunter na binili ko. Wala na akong bibili na kahit na ano. At kung mapapansin nyo, mga kabarkada, nasa floor 50 na po tayo. So nasayang lahat ng pinaghirapan ko na trade crystal at risky dice. Oh my goodness. Pero siguro, mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Anime Defenders episode. Next episode, susubukan kong abutin yung Tower 100. Or floor 100. At the same time, mag-ipon tayo ng crystals para mapaganda ko yung Flame Dragon ko at yung ating Muscular Sorcerer. At syempre, next episode, kukuha tayo ng meeting kasi kung mapapansin nyo, meron na akong 18,000 gems. Nakapag-ipon na ako, par. Nakapag-ipon na ako ng 18,000 gems. At sana makakuha tayo ng secret. Pero yun lang po para sa araw to. Maraming salamat sa producer. Kasi muli, paalam at ayon kay YouTube. Panoorin mo na to. Kasi kapag hindi mo ito pinanood, mamalasin ka sa Anime Defenders, par. Itaga mo sa bato. Mamaya pag nag-risky reroll ka, tapos nag-trade reroll ka, ay!